Ang mga tao ay gumagawa ng mga kakaibang bagay para sa pera. Marami rin mga tao na may mga kakaibang trabaho, mula sa pag-amoy ng papel ng tuwalya hanggang sa snagli ng isang tao. Hindi lamang ang mga trabahong ito na hindi kapani-paniwalang kakaiba, ngunit ang mga manggagawa ay nababayaran ng malaking halaga. Pang-sampo ay ang professional snuggler. Ibig sabihin, maging komportable ang iyong kliyente pamamagitan ng pagyakap nito. O gawin kang parang teddy bear, basta't maging komportable ang iyong kliyente. Kahit na ang trabahong ito, ay maaaring parang kakaiba sa'yo. Maraming tao ang nagbabayad para sa serbisyong ito. Ang average na professional na snuggler ay nabayaran ng maraming pera na marahil ay perpekto para sa maiisip na awkwardness ng trabahong ito. Ang mga professional na snuggler nito ay karaniwang binayaran na $60 hanggang $80 sa isang oras para sa kanilang mga serbisyo. Ang pangsiyam naman ay ang dog food tester. Ang pagsubok sa panlasa ay isang pangkaraniwang trabaho. Ngunit, pag iniisip mo ang pagsubok sa panlasa, maaari mong isipin ang pagtikim ng pagkain ng tao. Pero kakaiba sa pandinig sa ganitong klase ng trabaho ay ang pagtikim sa pagkain ng aso. Ang mga kumpanya ng pagkain ng mga aso ay umaarkila ng mga tao upang subukan ang kanilang pagkain sa aso at hatulan ito batay sa mga bagay tulad ng lasa, nutrisyon, at hinuhusgahan pa nila ang pagkain sa pamamagitan ng packaging nito. Pero ang karamihan sa mga tester ng pagkain sa aso ay di mapigilang dumura bago ito masuri. Kahit nakakaiba ang trabaho na ito, sila ay binabayaran nila ng malaking halaga. Karaniwan ang isang sweldo ng tester ng pagkain ng dog food ay halos nasa $40,000 sa average. At ang nasa pangwalo ay ang water slide tester. Ang isang ito ay hindi gaanong kakaiba, pero mukhang ganap na masaya at cool. Ang water slide tester ay naglalakbay sa iba't ibang mga water parks at sumusubok sa mga slide na ito. Ang saya, di ba? At ang isang tester ay sasabihan din ng kumpanya ng water slide mayroong ano mga alalahanin sa kaligtasan. Bagaman, nakakatuwang sumubok sa mga slide at makukuha ng malaking sahod. Ang paglalakbay sa maraming mga bansa at iba't ibang lokasyon ay kung minsan ay delikado rin dahil sa iba't ibang disenyo ng water slide. Ang kanilang mga average na sahod ay nasa halos $30,000. Sa palagay mo, maaari ka bang maging water slide tester? Ang pampito ay ang face filler. Maaari mong isipin na ito ay gawa-gawa na trabaho, ngunit maniwala ka man o sa hindi, ito ay isang tunay na trabaho. Ang mga face filler ay mga taong gumagamit ng mga bagay tulad ng mga produkto ng panglinis ng mukha. Matapos gumamit ng isang produkto ng mukha, ay sinasabi rin nila kung anong pakiramdam sa kanilang produkto ng ginagamit. Tinatawag din silang sensory scientist. Ang gatong trabaho ay ilang oras lamang sa isang araw at sila ay binabayaran sa pagitan ng $25 kada oras. Ang nasa pang-anim ay ang golf ball diver. Kung napapanood mo ang golf, alam mo na kung minsan ang bola ay napupunta sa tubig. Ang isang golf ball diver, sila yung kumukuha ng mga bola ng golf na nahuhulog sa tubig. Bagaman, madali ang trabahong ito, pero maaari rin itong maging lubhang mapanganib at kailangan mo magkaroon ng malakas na kalamnan upang buhatin ang isang malaking bag ng mga bola sa golf mula sa tubig. Ang mga golf ball divers
ay sumisisid sa tubig na kung minsan ay may mga alligator at iba pang mga mapanganib. Pagkatapos ay binibenta nila ang mga bola o ibabalik nila ang mga ito sa golf course, depende sa kontrata ng may-ari. Kadalasan, may sahod sila na nasa $50,000 hanggang $100,000 annually. Ang panglima ang line sitters. Hindi ka ba naiirita kapag pumupunta ka sa isang lugar at may isang tonelada ng mga tao? At ang mga linya ay talagang mahaba? Talagang kailangan mo maghintay sa mga linya na iyon. Maaari kang magbayad ng isang tao na maghintay sa linya para sa iyo. Maraming mga tao o kumpanya na uupo sa linya, kaya hindi mo na kailangan ubusin ang oras mo sa kahihintay. Marahil nakakabagot ang trabahong ito, pero kung iisipin mo, wala ka namang ginagawa. Ang ilang mga tao ay kumikita pa ng $1,500 o mahigit sa pag-aantay ng linya para lamang sa nagnanais lamang ng isang bagong release na iPhone. Ang mga line sitters ay karaniwang binabayaran ng $20 o higit pa na walang ginagawa kundi nakatayo o nakaupo lamang. Ang pang-apat ay ang personal shopper. Karamihan sa mga mayayamang tao ay nasisiyan sa pamimili o pagsa-shopping ng mga damit o anuman, ngunit kung minsan ay nahihirapan din silang magdesisyon. Ang mga personal shopper ay nagbibigay ng payo sa dapat mong bilhin. Ito ay maaari mukhang isang madaling trabaho, ngunit maaari itong maging mahirap. Bilang isang personal na shopper, ay kailangan mong bumuo ng mga relasyon sa iyong mga kliyente at maunawaan ang kanilang mga estilo. Ang mga personal shopper ng freelancing ay karaniwang kumikita ng $65 sa isang oras. Mukhang madali na trabaho para sa mga babae. Pangatlo ang paper towel sniffer. Ang trabahong ito ay kakaiba, ngunit magiging maswerte ka kung isa ka sa makukuha nito. Ang trabaho na ito ay talagang mahirap makuha dahil sa hindi pagkakaroon ng maraming mga bakante. Ang mga paper towel sniffer ay binayaran upang amuyin ang produkto at matiyak na wala silang anumang kakaibang mga amoy bago sila ibenta. Napakahirap makakuha ng trabaho na katulad nito, mas mahirap pa sa pag-aartista. Ang kakaibang trabaho na ito ay karaniwang binabayaran mahigit sa $1,000 sa isang linggo. Hayahay, diba? Pangalawa ang ice cream tester. Ang trabahong ito ay mukhang masarap at ang sinumang mahilig ng sorbetes ay marahil ito na ang dream job mo. Sa trabahong ito ay titikman mo lamang ang lasa ng sorbetes at sasabihin mo kung masarap o hindi. Pero ang gawaing ito ay maaaring gawin lamang ng isang food scientist na naman. Ang saintipiko ng pagkain ay kailangang hatulan ang sorbetes batay sa panlasa, kulay, amoy, pagkakayari at kung paano ito nakikita. Minsan, nag-invento pa sila ng bagong lasa ng sorbetes. Ang mga saintipiko na ito ay binayaran ng $100,000 bawat taon. Hindi na masama sa pagkain lamang ng sorbetes. At ang nasa pinakauna natin ay ang live mannequin. Ito na marahil ang pinaka-boring na trabaho sa lahat na nabanggit. Ang mga taong ito ay binabayaran upang tumayo ng maraming oras. Marahil ito ay tulog na kakaiba, ngunit ang mga live mannequin ay maaaring maging mas epektibo kaysa sa mga plastic. Ang trabahong ito ay tsak na hindi para sa anumang ordinaryong tao. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng isang taong kayang tumayo ng maraming oras. Kahit mahirap ang trabahong ito, pero mas malaki ang bayad. Ang mga live mannequins ay karaniwang nakakatanggap ng $100 sa isang oras. Sana all!